And we're back mga kapositive. Oh, ayan, magandang araw sa inyo. It's me, Daddy Vlog. Huwag kayo iya. Ito yung mga tambak ko. Big shoutout muna sa mga subscribers ko. New viewers, ayan. Salamat sa panonood. Napansin ko nung isang araw, may bitak na o may punit na yung bracket ko, yung top box. So ngayon, meron tayong nahiraman na pang welding. So re-repair natin. Ano bang size nun? 8, ayan, 8. At 12. Na socket wrench. Punta na tayo sa motor ko. Pagpasensyahan nyo na yung kalat ko. Mga parts ng jet yan. At mga yan, toolbox ko. At ito yung mga abubot ko. What? Rim, gulong, belt. Hindi ako nagtatapon ng belt. Pwede pa yung magamit. Sa mga next vlog, share ko sa inyo kung paano siya magamit. So yun na nga mga kapositive, no? Ito na yung top box ko na plastic. H&J, yeah, matagal na yan. So nasa almost 3 years na siya. What? So ito yung sinasabi ko sa inyong punit, no? Kita ba? Dala ng katagalan, 3 years na siya sa akin. Napunit na siya. Hindi naman ako malungkot. Sulit naman yung bracket na yan. Sulit na siya. Yan. Yan ang laman niya. Since wala pa tayong budget, wala tayong pambili ng DC monorack. DC monorack, baka naman. So, i-re-repair na muna natin to, no? Then, ito yung laman ng U-box ko. Ayan, siguro sa mga next vlog, share ko sa inyo kung ano yung laman niyan. At kailangan din natin yung mga positive, no? So, tanggalin ko muna to. Kasi ang ganda pang socket tsaka pang alin. Pero mas madala socket ginagamit ko. Oo. Kaya natagay mas malaki na. Ito, pwede pa mga pababaan. Pero hindi sa side. Maga, tabasin to. Ibubuka ng konti para ito pumasok. What? Oo, mangyayari. Ito, magiging suporta niya na dito. Hindi, ito naman eh. Pwede mo unatin din konti. Pag binaba. Kakapalan. Grinder. Nakukain yan ng grinder. Hihiwain. Papatupodi patungan. Tapos wewelding ulit. Kabilaan niya. Ayan pa o. Lapit na yun. Patipak na talaga eh. Delikado na. Soko na. Ito rin no. Meron na rin. Ayan. Tago sa ilalim. So yun na nga mga kapasitid, no? Ayan, na welding na o na ispatan na yung mga bitak. So hanggang likod na rin pala siya. Oh, at tapos no. Yung kabila inabot na rin. Kaya ayan, inispatan na rin. Tapos okay lang yung madumi. Pinturahan ko na lang pagkatapos, no? So ngayon hanap lang ng angle bar para patungan pa ng isa. So yun na nga mga kapositive, no? Ayan, sa pasensya na at hindi ko na na full video yung paggawa at napakaulan. Ayan, so ito na yung finished product. Wow! Ayan, medyo bumaba siya. May primer na siya kasi kanina hindi pa umuulan. So hindi pa tatapos. Pipinturahan pa ng black para at least mas presentable. Ayan, so good naman. Maganda naman yung kinalabasan. Hindi na siya mauga compare kanina. At wala na yung punit dito. Hindi mo na makikita. Dito rin, wala na. So, binabaan ko yung bracket. Next.
So yun na nga mga kapositive, no? Lumipat tayo ng pwesto kasi medyo hindi pala medyo maulan na talaga. Sinalpak ko na tong top box ko para makita kung tatama sa upuan pag bubukas pag magpapagasolina. Okay naman, meron siyang 2 inches allowance. Yan. Sad to say, hindi ko mapipinturahan yung bracket gawa nung umuulan. Siguro sa mga susunod na video na lang. All in all, good naman yung DIY repair ng bracket. Sana nakatulong tong pag-share ko sa inyo ng DIY repair ng bracket ng top box. So, till next video mga kapastig, wow! Please don't forget to subscribe. Kahit wala nang bell button. God bless. Stay safe. Peace out.